They were not listening, or they did not believe in what he said. Or what happened in between the two points gave them fear that made them forget the assurance that they would reach their destination. The words of Jesus already gave them the clear answer where they were headed. Mark 4:36 to 37. So his disciples started across the lake with him in the boat. Suddenly a windstorm struck the lake. Storm in the lake, of course. Naturally. Lalo sa Sea of Galilee, yung mga bundok sa paligid nito na binubunggo ng mga hangin galing sa Mediterranean, tapos tumataas yung hangin pagkabunggo sa mga bundok, will meet with cold air, bagyo talaga. Agad, instantly, ang magiging resulta. And as fishermen, the disciples of Jesus knew that this could happen and this always happened. Waves started splashing into the boat and it was about to sink. It was about to sink, hindi started to sink. Marami tayong takot sa buhay as if we are already starting to sink, about lang naman. Dapat alam natin yung thin line between the two para hindi tayo nagpapanik. Mark 4:38, Jesus went in the back of the boat. Jesus was in the back of the boat with his head on a pillow and he was asleep. The back of the boat is the most stable. It is the least shaky part. Baligtad sa eroplano na yung back ang pinakamatagtag at makalog sa bangka, yung likod ang mas hindi makalog. In his head, containing his brain, his mind, the real spiritual realm in life is our mind. His head was on a pillow, on a cushion, a protector from bumps and noise. And because of that, he was asleep. He was at rest. Not storm, but rest in Jesus' mind. Ang laman ng isip ng kanyang mga disciples, yung hangin, yung alon, yung galaw ng sasakyang pangtubig. Sa loob ng isip ni Jesus, kapayapaan, siya'y tulog, protected by a pillow. So his disciples woke him and said, "Teacher, don't you care that we're about to drown?" The disciples tried to pull Jesus away from his peace into their fear. Ganda naman ang buhay hilahan. Tahimik kami, kinakatakot ako. Sabihin ko sa iyo, kinakatakot ko, i-influensyahan kita para matakot ka rin. So takot na tayo pareho kung nadala mo ako. At yun ang ginagawa ng mga disciples at this point. Mula sa kapayapaan ng isip ni Jesus, dinadala nila yung isip sa kaguluhan ng isip nila. They wanted to colonize Jesus' mind with their fear. Will they succeed? Will they not? And we should be aware that others do that to you. Yung you are trying to have a quiet life, tapos dadali ka nila sa gulo. Tahimik na tahimik ang loob mo, dadala ka nila ng intriga, dadala ka nila ng bad news, dadala ka nila ng mga fears, magpapadala ka nga ba? Or you will be aware that this person is trying to transfer his or her feelings, emotions, and fears into my own brain. Will I allow it? In fact, not only others do that, you could do that to yourself. Nananahimik ka, ikaw din ang magbibigay ng mga suggestions sa isip mo ng mga bagay na nakakatakot, mga nakakaduda, nakakapagpagulo ng isip, nakakapagpaselos, nakakapagpainggit. So ikaw din kumisan ang nagtatanggal ng kapayapaan sa loob ng isip mo at lalagyan mo ng mga kaguluhan na nanggaling din sa iyo. This story is so beautiful because it could be appreciated from many layers. Mark 4:39, Jesus got up and ordered the wind and the waves to be quiet. The wind stopped and everything was calm. So as we see, Jesus did not let the thought or fear of the disciples dominate his mind. Hindi siya nagpadala. You can, and in fact, you should do the same most of the time. May mga cases naman na dapat talaga tayong maapektuhan, dapat din tayong mag-share nung iniisip nung nag-share sa atin, kasi valid. Pero maraming mga fears are born of being
just contaminated by a fearful mind of another person. Dapat tayo mayroong paninindigan, buo ang ating loob na hindi tayo agad-agad na nadadala, nagagalit nila, natatakot, o kaya ay naloloko. Malinaw dapat sa atin, ano ang ginagawa ng isip niya sa isip ko? Ini-influensa ba niya? Negative ba? Positive ba? Dapat tayong aware. Mark 4:40, Jesus asked His disciples, "Why were you afraid? Don't you have any faith?" Faith is thought. So Jesus is saying, fear is lack or absence of faith. Or fear is absence of faithful thought. Fear is really thought. At yung thought na itatanim, nabubunot sa ating isip, napapapasok, napapalabas, naiimbita, napapalayas, kung iisipin natin. You fear because you let fearful thought colonize your mind. Ang antidote ni Jesus, faith. You fear because you lack faith. So kung ano man ating mga kinakatakutan, isipin natin yun, dapat natin yun paalisin sa ating isip at palitan natin ang pananalig. Or palitan natin ang pananalig that leads to action. Natatakot ka magutom, edi palitan mo yung takot mo ng magtanim ka, magtrabaho ka, para hindi ka magutom. Still, battle of thoughts. Because our mind is the real battleground. Pag kung nag-iisip ka as talunan, matatalo na rin yung buong buhay mo. Susunod ang katawan mo sa iniisip mo. If you have the mentality of a winner, you will win. If you have the mentality of a loser, you will lose. Because the battle happens in the mind. It is the real spiritual realm where spiritual battle between good and bad, between all contrasting ideas, happen. Kaya pinakamahalaga, binabantayan ng isip. Binabantayan ng iniisip. Binabantayan natin yung nagbibigay ng mga bulong-bulong sa tenga natin, ang mga nakikita ng ating mata, nararamdaman ng ating balat, ng ating katawan, kasi pwede niyang ma-influence ang ating isip. Nananahimik ka, biglang may isang dadaan na kaakit-akit, sumunod ka na. Dahil sa isip mo, pumasok yung isang tukso, sumunod ang yung buong katawan at mamaya ang yung buong buhay at ang mga mahal mo sa buhay na sangkot sa iyo. It all begins with a thought. Mark 4:41. Now they were more afraid than ever and said to each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Dapat sana natahimik na sila nung napatahimik yung bagyo. Pero lalo pa rin silang natakot. These men choose to be always afraid. The same heat that melts the wax hardens the clay. So the same event that could have given them peace now gave them more worry and more fear. So it's really a choice. You can choose to be a warrior. You can choose to be always afraid. Or you can make the other choice, the other extreme. So the disciples left and made more fear, not peace, park in their minds. What do you allow to park in your mind? Peace or fear? Trust or distrust in God? Worry? Anxiety? Jealousy? Anger? Lahat yan ay thoughts. Pero yung thought na yon, pag nasa brain na natin, mapapakilos ang ating kamay, ang ating paa, ang ating bibig, ang buong buhay natin, pwedeng paandarin ang thought. In fact, lahat thought. Bakit ba yung eroplano nakakalipad? Somebody thought of doing it. Nagkaroon ng mga unang experiment, inimprove ng inimprove, ngayon nakakalipad na. May nag-isip eh. Bakit ang isang karayo, may hulog mo sa tubig, lulubog, yung barko lumulutang, ay mas mabigat. May nag-isip kung paano gagawin yon. Ang kahanga-hanga na naisip mga tao, facts. Bakit nandito pa yung papel ko pero nakarating na sa kanya? May nag-isip. Pag naiisip ng tao, pwede mangyari. At ang faith ay isang uri ng pag-iisip. Kaya sabi ni Jesus, "If you believe, nothing will be impossible for you." Ito ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkatao, yung ating isip. Pero itong madalas hindi natin talaga binabantayan. Binabantayan mo yung bag mo, binabantayan mo yung kwarto mo, binabantayan mo yung bakuran, pero yung utak ko, ano-ano na lang.
may advertisement na pumasok sa utak mo, eh, hindi mo alam, naghahanap ka na pala sa fridge nung sinabi ng advertisement na kainin mo ngayon. Yung may nadinig ka, may nabalitaan ka, nakakapagpatakbo ng buhay mo yon. Dapat aware ka kung alin ang tatanggapin, alin ang tatanggihan, at alin ang partly tatanggapin, partly tatanggihan. Itong mga disciples, buong-buo nilang niyakap yung idea of fear. Now, life, like the lake, will naturally have storms and troubles. Kayo po, ano storm nyo ngayon? Pag meron, di akong magtataka. Ang magtataka ko, wala. Kasi ang wala lang storm, ang wala lang problema, yung patay. Pag buhay ka, natural. Parang, uy, may storm sa lake, natural. Sa buhay ko, may problema, natural. Pero, ikaw ba yung Jesus na natutulog through the storm o mga disciples na namumroblema, natatakot, nanginginig? Position yourself at the back of the boat where Jesus is, where there is least shake. Ano yung back ng boat? Pinag-usapan nga po natin mga kapatid. Yun yung pinaka-stable, pinaka-tahimik, pinaka-payapang bahagi ng bangka. Ganon din yung buhay natin. Merong stable, payapa at tahimik na bahagi. Halimbawa, yung bahaging hindi ka nandanakaw, hindi ka nandadaya, hindi ka nagsisilungaling, wala kang inaapi, tahimik na buhay yun. Tahimik na bahagi ng buhay. Kesa yung may dinaya ka, siyempre bukas malalaman niya, may ninakawang ka, bukas gagantihan ka niya, may sinaktang ka, gaganti siya sa'yo, yun yung harap ng bangka, yun yung makalog, magulo. Alam mo kung may magulong buhay at may tahimik na buhay? Ang itinitinda mo, mga bawal na produkto, mga fake, magulong buhay yan. Huwag mo expectin na magiging fear-free ang buhay mo. Kasi magulo yun eh. Yung nakikipagrelasyon ka, yung pala may asawa na siya. Alam mo, magulo ang susuotin mo. Yung nagnanakaw ka ng credit ng iba, nagnanakaw ka ng ideya. Sa buhay na ito, pwede nating piliin kung doon tayo sa tahimik na lugar o sa magulo. May mga tao, chismisan ng chismisan, doon ka pa makikiumpok. Alam mong gulo yung lugar na yon. Meron naman mga tao na nakikita mong napakahusay nilang mamuhay, hindi sila nakikialam sa buhay ng iba, productive sila. Pag doon ka nakisalamuha, yun yung likod ng bangka. Mas tahimik yun. Hindi ka masyadong maliligalig doon. Yung buhay na sobra kong makapaglustay. Pagkatapos, pag may pangangailangan, walang pera. Pag may sakit, walang pera. Pag kami namatayan, walang pera. Yun yung part ng bangka na magulo. Pero yung nagsisikap, kumikita, nag-iipon ng konti, kahit man lang, eh, meron kang aasahan pag nangangailangan ka. Hindi ka masyadong laging naliligalig. Mas stable. This boat is a very beautiful metaphor. So, saan tayo lumulugar sa buhay? Kadalasan, tayo ang naglagay sa atin doon sa gulo na yon, kaya magulo. Kundi lang dahil nadamay tayo, kasi may mahal tayo sa buhay na pumunta doon, syempre nadadamay tayo. Dahil mahal natin siya, nadadala tayo niya sa kanyang gulo. It is important. The back of the boat is the mind of Jesus. It is the godly spiritual world. It is the rock, not sand. Stable. Pwedeng asahan. Ang pamamaraan ni Jesus, yun yung back of the boat na tahimik. Yung pamamaraan niya na sinabi niya, forgive. Yun ang tahimik eh, yung naghihiganti, magulo yun. Yung sinasabi niyang love people instead of hate them, yun ang tahimik. Yung sinasabi niya, oh, hinihingi niya yung dala mo, bigyan mo pa, dagdagan mo pa, para matahimik siya, titigilan ka niya. Yun ang tahimik na pamamaraan, hindi nag-aagawang kayo, nakikipag-agawang ka lagi. Yung sinasabi ni Jesus na, tumulong ka sa kapwa kesa sa nanglalamang ka sa kapwa. Yun ang tahimik na paraan. That is the back of the boat. That is the mind of Jesus. That is the spiritual realm in which we should operate. And in life, we should benefit from and use all possible helpful positions. Like the back of the boat. Like, have pillows. Get help. Ano ba ang mga pillows ng buhay natin? Mga kaibigan, mga kasama natin na sinishield tayo from too much shake, from too much collision with other hard objects. Yung mga kaibigan mo na inilalayo ka sa gulo, pinapayuhan ka ng maganda, tinuturoan ka,
kesa mga taong lagi ka nilang isinusuong sa gulo, pinapasok sa away, pinapahamak. Hindi pilo yun, bato. Kaya pag nakapatong ang ulo mo sa bato, konting uga, nakakabukol ka na agad. At may mga tao sa paligid natin na pillows, may mga tao na bato, malalaking bato, na nakakabiyak ng ating mga bungo. So again, pipili ka, saan ka sasandal, kanino ka sasama. It's a choice. Help and get helped. And then prepare for times of need. Yun yung peel back of the boat. A more secure portion and part of life is to be prepared for times of needs. Yung nagtatanim ka para ka may anihin. Nag-iipon ka para may mag-asos ka sa pangangailangan. Yung meron ka pang gastos pa nagkasakit ka o may insurance ka man lang. Yan yung sinasabi dun sa Proverbs 31 na babaeng, she can laugh at the days to come. Pag may dumating na problema, hindi takot ang nararamdaman niya, kundi a feeling of security. Dahil handa siya. She can laugh at troubles dahil handa siya. May mga bagyo na dapat tinutulugan lang. Tulad ng ginawa ni Jesus sa bagyo na ito, hindi lahat ng bagyo pinapatulan. Hindi lahat ng problema siniseryoso. Hindi lahat ng away sinasalihan. Hindi lahat ng argumento dapat ka manalo. Para kang malaking eroplano, hindi ka humihinto at bumababa sa bawat maliit na airport. And if you are transcontinental train, you don't stop at every station. Para sa buhay na ito, ma-maximize mga kapatid ang kapayapaan sa buhay, huwag niyong patulan ang lahat ng bagyo. May mga bagyo na, ano lang naman eh, yung para kang lulubog pero hindi naman, so huwag kang magpanik. May mga problema na hindi niyo pwedeng isolve agad, tulugan niyo muna. Nag-aaway kayo mag-asawa? Pareho kayong gusto manalo? Tulugan niyo muna yan. Kasi pag napahinga na kayo, nakakain, lumamig ang ulo, hindi na si Mr. o si Mrs. ang mananalo, kundi yung katwiran. Sino man ang may hawak ng katwiran na yon. Meron kayong problema, hindi nyo alam ang gagawin nyo, walang solusyon, tulugan nyo. Huwag yung piliting hanapan ng solusyon, tapos gagawa kayo ng hakbang, na mamaya pagsisisihan nyo kasi mali pala. Pag wala kayong alam na dapat gawin, edi wala kayo dapat gawin, kasi wala pala kayong alam eh. Pastor, ano pong gagawin ko sa problema ko? Eh, ano nga ba iniisip mong gagawin? Wala po ako maisip. Eh, matulog ka muna. Nakakamatay ba yung problema mo ngayon mismo? Hindi po naman po. Ay, yun naman pala eh. Matulog ka na muna. Magpahinga ka. Parang nung araw na nagka-counsel pa ako sa telepono, sa landline, na itinigil ko, salamat na lang. Magri-ring ang telepono, no? Alam niyo naman ako, nung bagong pastor ko, talagang all mind to give. Naisip ko, ay, dalawang taon lang mauubusan ako, dapat pala hindi. I should keep something. Alas dos ng umaga, may tatawag. Pastor, napakalaki po ng problema ko. Ano yun? Ang asawa ko po, 7 taon nang nagtataksil. Sister, 7 taon na pala. Bakit di natin bukas na pag-usapan? Hindi naman makapahintay ito ng bukas. Eh. Nakaka-7 taon na pala. Bakit ba ako ginigising? Ganun po ba? Oo, ganun nga. Tumawag ka bukas. Hindi ka naman mamamatay ngayong gabi, di ba? Hindi naman po. Ayun naman pala, patulugin mo ako. Pangit ako magpayo pag puyat. So, ganun. Mga kapatid, may mga problemang itulog nyo. Galit na galit ka sa asawa mo, sa anak mo, pero it's not the time to talk. Bukas na. Pwede next week na. Itulog nyo yan. Tulad ng ginawa ni Jesus. Huwag nyo siyadong seryosin. You will survive. At kung namatay tayo, eh di namatay ka. It happens only once. Hindi naman nagpapaulit-ulit mamatay ang tao, once lang. So, pero pag lagi mong ini-imagine, lagi mong kinakatakutan, parang maraming beses tuloy nangyayari. Pero minsan lang yun. Saglit lang malagutan ng hininga ang tao. And that is the ultimate thing that could happen to anybody. And yet, even that could happen so quickly. So, dapat hindi fear. Lalo kung walang solusyon, hindi problema. Napakalaki po ng problema ko. Kung naisip mo na ba lahat ang pwede solusyon, wala pong solusyon, naisip ko na lahat, hindi mo mong problemahin. Pag walang solusyon, hindi problema. Huwag mong problemahin. Eh ano pang tawag doon? Yan ang buhay. Tanggapin mo. Manahimik ka and enjoy other things in life. There are things you just have to embrace because you cannot get rid of them.
Kasi ang definition ng problema, may solusyon na katapat. Parang anumang imbornal, may langit pa rin katapat yan. Ngayon, kung wala siyang katapat, wala siya. Huwag yung problemahin ang walang solusyon. Tanggapin nyo na lang, luluwag ba inyong buhay, and make the most out of it. Stop complaining and stop being afraid. This story tells us that there will be moments when the boat seems to be about to sink. Observe if it is really sinking. If it has begun to sink. If not, do not overreact. Do not be overcome by fear. Sabi nga ng Desiderata, most fears are born of imaginings. At maraming guni-guni na nalilikha ang puyat, pagod at gutom. Kaya dapat nga itulog eh. Ipahinga. Huwag magpapasya pag takot na takot, galit na galit, o very, very emotional. Kasi pag naiba yung emotion, maaaring pagsisihan nyo ang inyong pasya. Iba ang lungkot pag nagising ka ng alas dos ng umaga, lalo't ikaw lang ang gising. Pero iba naman yun kung nagising ka ng 6, 7, iba na uli yun. Panapanahon lang yan. You know what is important? Is to survive the moment. Merong kakabreak lang, iniwan ng papa. Parang mamamatay na. Ako, iha, mag-survive ka lang ng 1 day. Maiiba na yan. 2 days, 3 weeks, at most 5 years. Gagraduate ka rin dyan sa pait na yan. Walang sakit na hindi nagagraduatean. Just survive. Huwag ka lang mamatay. At huwag ka magpakamatay. Gusto ko na pong mamatay. Akala mo lang yan. Pero 3 years from now, sabi mo, ay, buti na lang, hindi ako namatay. You know, like yung pag-ibig na pag nawala, akala mo nawala na ang buong buhay. Love, romantic love, is just a habit. It is a learned behavior. And whatever is learned, can be unlearned. Natutunan mong mahalin, matututunan mo ring limutin. Hindi na po ako mabubuhay talaga nang wala siya. Ilang taon ka na ba nung na-meet mo? 21 po. Eh, ba't nabuhay ka ng 21 bago mo siya na-meet? Ibig sabihin, mabubuhay ka rin pagkatapos mawala siya sa buhay mo. Akala mo lang yun, guni-guni mo lang yan. Bakit? Because you think that you're about to sink. You think that you are sinking. No. The boat where Peter and everyone else was not sinking. It just seemed that it would sink. Kayo parang wala ka ng pag-asa. Para lang yun. Basta buhay, may pag-asa. Akala mo lang yun. Nalulunod ng luha ang mata. Nahihilam, nabubulag ng luha ang mata. Kaya huwag masyadong magdrama. Tibayan ng loob, lalampas din yan. Pag sobrang hirap, sabihin mo, this too will pass with the help of God. Lahat halos lang nakikita mo, naglalakad, nakaupo, kasalamuha mo, dumaan na yan sa isang mabigat o maraming mabigat na problema. Survivors din yan. Para ka mabuhay ng 20 years, marami ka nang na-survive. 30 lalo na, 40, 50, ang dami-dami nun. And yet, people are still alive. There's no reason why you should give up. At yun na nga lang eh, kung talagang sobrang hirap, hindi mo masob, tanggapin mo na lang. Kaya mo pa rin naman. Kahit pasan mo daigdig, nakakalakad ka pa rin, di pasanin mo. Ang lungkot-lungkot ko po, eh di malungkot ka. Hindi ka naman laging kailangan masaya eh. Napapaiyak po ako. Umiyak ka ng umiyak. Matutuyo din ang luha mo. Ang lungkot-lungkot ko po, naku, makakatulugan mo rin yung lungkot na yan. Hindi po ako makatulog. Akala mo lang yun. Pamamayang alas tres ng umaga, makakatulog ka rin. So, agahan mo na. Hindi po talaga eh. Hindi bali, mamayang 7, tsaka ka magsisimula matulog. Buong maghapon, tulog ka rin. Siyempre, matutulog ka. Alang anumang hindi. So, scheduling lang. Manage your fears. Manage your emotions. Sabi ni Jesus, ba't kayo ganyan? Wala ba kayong faith? Parang wala kayong Diyos. Parang wala kayong aasahan. At parang naman wala kayong nakitang mga ginawa ko ng mabuti para sa inyo. Pagkasama si Jesus, sabi niya, I can smile at the storm. Alam niyo yung kanta na yun? Yung kasama mo si Jesus sa boat, you can smile at the storm. Hindi dahil nakakatawa yon, kundi dahil nakakapagpalakas ang loob ang presensya ng Panginoon. 1 Peter 5:7, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin. Mga alalahanin niyo sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo.
alam niya ang pinagdaraanan nating lahat. So look at Jesus. If He is leaving, you be at rest. If He is not concerned, don't be. Kaya mahalaga na alam natin ang isip ni Jesus. Alam natin kung anong mahalaga sa Kanya, alin ang hindi. Para huwag na natin pahalagahan yung hindi naman pala mahalaga sa Kanya. Huwag natin katakutan yung hindi naman niya kinatakutan. Why? Because Jesus is in us. Yun ang lagi nating nalilimot, that Jesus is in us. The Spirit of the Lord is in us. So meron tayong kasama, hindi tayo kahit kailan nag-iisa, at hindi tayo mahina because the Spirit is in us. Pag tinignan nyo si Jesus, hindi siya natatakot, huwag kayong matakot. Parang sa aeroplano, yumayagyag yung aeroplano, kumakalog-galog, pero nakita nyo yung stewardess, patuloy pa yung nag-aayos ng mga plato-plato, hindi siya natatakot. O, tingnan nyo siya. Sa inyo, kung nakakatakot ito, uupo na yan, magsi-seatbelt na. So, I should not be concerned. Ikaw, takot na takot, siya hindi. Magkaiba lang yung isip nyo, pero magkaiba ang inyong blood pressure, magkaiba ang sitwasyon ng katawan nyo, kasi magkaiba ang iniisip nyo. Don't be too concerned about many things. Know what the basics are, and if the basics are there, be happy with all the other things, whether they are there or not. Sabi ng Panginoon kay Martha sa Luke 10:41, Martha, you are worried and upset about many things, but few things are needed. Or indeed, only one is needed. The storm outside cannot enter if the mind is filled with faith. Nakakapasok ang takot kasi may space na dapat sana ang laman nun, faith. The law of impenetrability says only one thing occupies one place at one time. So kung puno ka ng faith, walang space yung fear. Inversely proportionate yan. The more faith, the less fear. The more fear means less faith. So fill your mind with Jesusness. With the thoughts, teachings, assurances of Jesus. And do not leave room for the devil, which in this case means negative thought or fear. Hindi laging may dalang malaking tinidor yung devil at hindi lagi siyang mayroong buntot at mga sungay. Negative thought could be the devil. Hebrews 12:2, we must keep our eyes on Jesus who leads us and makes our faith complete. In Ephesians 4:26-27, do not give the devil a foothold. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon kayo, bigyan ng takot, bigyan ng galit, bigyan ng inggit, bigyan ng selos. Don't give the thought a chance. Reject it. You can say no. Sabi sa Bible, resist the devil and he will flee from you. Just say no. I don't like this thought. Get away from me. Don't entertain. And like we saw in the story, change the weather in the lake with your faith. You can change the weather in the lake with faith. Luke 10:17, when the 72 followers returned, they were excited and said, Lord, even the demons obeyed when we spoke in your name. Pati mga diablong kinakatakutan nila, nauutusan nila sa pangalan ni Jesus. Sa pananalig, walang imposible. At hindi laging salita lang, in the name of Jesus, in the name of Jesus. No. Yung storm sa lake mo is poverty. Hindi mo sasabing, in the name of Jesus, lumayas ka poverty. No. Follow the teachings of Jesus. Plant. So you will harvest. And that is faith at work. Gusto mo tumahimik ang buhay mo, sundan mo si Jesus. Forgive. Make peace with people. And then your lake will be quiet. Metaphor yan eh. Sagisag, simbolo. Dapat basahin ang mas malalalim na kahulugan. Apply the Jesus way and you can quiet the storm around you. And these are emotional storms, mental storms, interrelationship storms. Pag sinunod mo si Jesus dahil nananalig ka sa Kanya, you can have the power of Jesus to quiet the storm. Or change the weather in your mind with your faith. So you can change the weather outside, or you can change the weather inside your brain with your faith. Na talagang may bagyo, pero hindi ka pa rin natatakot, nagtitiwala ka. May mga kung ano-anong iniisip tayong pwede mangyari sa buhay, pero yung pagtitiwala mo ang nananaig, hindi yung takot.
So pwede mong alisin yung bagyo kung papalitan mo ang paraan ng yung pag-iisip. May bagyo sa labas ng isip, physical, at may bagyong nasa isip. Mas madaling makontrol basta alam mong magdisiplina ng iyong isip. Romans 12:2, be changed by the renewing of your mind. Ang pagbabago ay sa pagbabago ng isip. So kayo ba matatakotin? Ano sa mga thought habits nyo ang nagbibigay ng ganyan? Tayo ba ay nervyoso? Tayo ba ay inggitero? Puro pag-iisip yan. Kailangan makontrol yung inyong isip para hindi kayo dalhin sa bagyo. Observe from Jesus and the disciples that peace and trouble are both in the mind. Romans 8:6, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. So let the Spirit govern your mind. Watch your mind. Watch your thoughts. Binabantayan yan kasi dadalihin yan tayo kung saan. Dadalihin niya tayo sa harap ng bangka o sa likod. Dadalihin niya tayo sa bagyo o sa tahimik at payapang panahon. Teach, train, and discipline your mind to have faith in God and not fear. 2 Timothy 1:7, sapagkat ang Espiritong ibinibigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan. Nasa Panginoon ka, you must have the spirit of a victor, a winner, a champion. Hindi yung para kang lagi na lang kailangan ligtas, kailangan tulungan, kailangan kaawaan, kahabagan. That's the spirit of a loser. At hindi yan bagay sa mga anak ng Diyos. Teach, train, and discipline your mind to think like the mind of Jesus. Pag ginawa ng masama, nagpapatawad. Pagka tinatakot, hindi natatakot. Lagi nagbibigay ng kabutihan kasi kung anong itinatanim mo, yun ang aanihin mo. Colossians 3.15, let the peace of Christ rule in your hearts. So ang sinasabi ng panalangin, thy kingdom come. Pagharian niyo po ako sa aking puso, which technically is really sa aking brain. That you are the temple of the Holy Spirit. So ano ba yung ibig sabihin na temple ka ng Holy Spirit? Ang nakatira, Holy Spirit, hindi Diablo. So dapat payapa ka. At sinasabi pa, Christ lives in me. And if it is Christ who lives in you, you are the temple of the Holy Spirit, the kingdom comes into you, it could lead to nothing but peace in spite of the storm. Hindi because there's no storm. Laging may storm, but peace in spite of. Kahit na sa kabila ng katotohanan may bagyo, payapa ka. Kabila ng katotohanan na pinagtaksilan ka ng isang taong pinagtitiwalaan mo, nasasaktan ka sa pangibabaw, pero sa kaloob-looban, may kapayapaan ka nagmumula sa Diyos. Namatayan ka ng mahal sa buhay, masakit, mahapdi, namimiss mo, pero meron ka pa rin kaloob-looban mo na matibay na Diyos ang nagpapatibay. Nalugi ka sa negosyo, nasaktan ka siyempre, pero hindi ka nawawala ng pag-asang babangon ka muli. Nabigo ka sa mga gusto mong gawin, pero hindi ka bumibigay dahil alam mong meron pa na pagkakataon. It is important for you to command, control, and change the weather inside your mind. Because the real deadly weather is not out there, but in here, in the mind. That is the realm of the spirit in which all the battles happen. Battles of choices between good and evil, between right and wrong, between light and darkness. It all happens not out there, not down here, but in here. This is the realm of the Spirit. Kaya binabantayan ng isip. Mark 9:23, if you can, Jesus said, everything is possible for one who believes. Pag naniniwala ka at paniniwala ay isip, lahat susunod sa iniisip mo. Lahat mangyayari. Tulad ng bulwaga na ito, ginawa in 77 days. Kasi may nag-isip na gagawin at pwede. Nagawa. Pero kung ang gumagawa sa building mo, isang, naku, mahirap po yan. Matagal yung gawin. 20 years na, hindi pa yung tapos.
Naku, ang hirap pong mag-aral. Ay, kaya pala, 15 taon ka lang sa grade 1. Pero meron naman, kaya ko po yan. Ako talagang grade 1 pa lang, nagiging grade 7 na. Nasa pag-iisip. Belief and thought can make things happen. Lahat ng nag-achieve ng great things, inisip niya yon. Great Wall of China, bakit nagawa yon? May nag-isip, pwede yan. Mahirap po yan. Alam mo, mahirap sa buhay yung lagi mong kasama, mahirap po yan. Umalis ka nga sa harapan ko. Nakakawala ka ng inspirasyon, kausap, lagi mahirap po yan. Mahirap talaga buhay. At kung hindi ka willing, mahirapan. Wala ka ma-achieve. Ano gusto mo lang? Lagi madali. Naku, mahirap pong gawin niya. Pag ganun lagi ang kausap mo, yun yung mga bato na unan. Lagi ka na uumpog. Rice terraces ng Banawe, ng buong ifugaw. Buntok-buntok na yun, pagtataniman mo ng panay. Ano mo yung titiliman? Ginawa nila, inisip nila, naniwala sila mga buhay. Yung mga hindi natin nagagawa, malamang hindi lang tayo naniwala mo na. At pag hindi ka na naniwala, therefore hindi mo nagagawin. Kung ginagawa mo man, pag-inisperado. So, bali wala yung ito na ginagawa mo, hindi rin talaga mag-achieve. You've got to believe. Lahat ng babasahin yung mga kwento ng mga taong may mga takilang nagawa, naniwala silang pwedeng gawin at ginawa nila. Teach your mind not to be a victim of the weather. Na lagi na lang parang talo ng weather. Hindi po ako nakapunta kasi buong ulan. Last week yun, ba't kahapon? Eh kasi buong init. Eh kahit naman umulan ng minute, hindi ka pupunta kasi ang utak mo ayaw pumunta. Every willing heart will find a reason to do it, and every unwilling heart will find an excuse not to do it. It's in the mind. So make Jesus through your faith Lord over your weather. Walang imposible. Bihirang-bihira, konting-konti lang yun. Baka hindi mo nga ma-encounter sa short lifetime yung tunay na imposible. Lahat posible. Jesus transferred the thought of peace on his mind to the outside world, to the lake, to the wind, to the storm. Such is the peace inside the heart of Jesus that when he commanded it over the weather obeyed. Greater is he that is in you than he that is in the world. At hindi lang spiritual ang ibig sabihin noon, marami pa. Yung talent na binigay sa iyo, greater than the exams that you will encounter. Yung lakas ng katawan na binigay sa iyo, greater than all the feats and all the challenges that you are facing. Greater is he that is in you. Dapat mong huwag kakalimutan. Para hindi ka nagpapatalo agad, nagsisimula pa lang, nagpapatalo ka na. Hindi ko naman kasi kakayanin, so binigay ko na sa simula pa lang. That is the spirit of a loser. Jesus did so many things. You can and should do the same. Why? Because you were made in God's image. Jesus is the firstborn of the family of God. Ibig sabihin panganay, may mga kasunod at tayo yun, mga anak ng Diyos. Ang ibinigay kay Jesus ay ibinibigay din sa atin. Hindi lahat, pero marami. John 14:12, I tell you for certain that if you have faith in me, sabi ni Jesus, you will do the same things that I am doing. You will do even greater things. Gano'n na natin na-realize sa buhay natin yon, na nahigitan mo pa yung ginagawa ni Jesus. Sabi niya, you can do greater things. Iyon na lang pumantay tayo, ang laking achievement na, o sumunod man lang ng malapit-lapit, hindi sobrang layo. We have barely scratched the surface of our potential as children of God. We have barely understood the power of the Spirit that is in us. That same power that raised Jesus from the dead. The same power that made Jesus walk on water. The same power that made Jesus call the dead to rise. Nakadinig ang mga bingi, nakakita ang mga bulag, nakabangon ang mga lumpo. Sabi ni Jesus, you can do these things if you have faith. Kaya nga sabi na, wow, Lord, yung mga demonyo kinakatakutan namin noon, iniiwasan namin yung mga poses. Pagbanggit namin ang pangalan nyo, naglalayasan sa mga ganun, yun lang, natuwa na kayo, marami pang iba. Marami pang iba. Huwag kayong makontento sa level ng spirituality nyo na yun, na ang tagal-tagal na para na kayo na-imbak na lang dyan. Kailangan mag-improve to the point that you can calm the weather.
either the weather out there or the weather in here. Being a Jesus believer and follower is being like Jesus. Seryosohin natin ang ibig sabihin na tayo ay naniniwala kay Jesus. Hindi lang sa bibig, hindi lang sa isip, sa gawa. Do what Jesus did, would do, and could do. In other words, sa mga anak ng Diyos, ang mga tunay na tumanggap kay Jesus, hindi laging nakaasa or dependent, hindi laging feeling powerless. You have a can-do attitude, you have a winner's attitude, because greater is He that is in you than he that is in the world. Iniwan ka lang ng nobyo mo, papakamatay ka na. Nalugi ka lang sa negosyo, magbabaril ka na. Takal-takal mo rin namang walang pera nung araw bago kayo umaman, sanay ka na rin naman, reviewin mo na lang muna. Tapos, magpayaman ka ulit. The end of a dream is not the end of the world. The end of a relationship is not the end of the world. There's no end. Because the beginning and the end is in us. The Alpha and the Omega. Eternity and eternal life is in us. Don't be limited by tiny dots in a line because a line is infinite. Huwag tayo nagpapakulong sa mga momentary failures, emotions, sicknesses, pain. Lahat yan, lilipas din. Just survive it. Hold on to God. Do what you can do. And we don't know what to do, don't do anything. Be still and know that I am God. Sabi ng Panginoon. And as we already know, it is mind over matter. So spirit over the body. The spiritual world over the physical world. Mark 11:24. Everything you ask for in prayer will be yours if only you have faith. So kahit kopraso yung faith mo, kahit hindi ka mag-pray, kikilos na yon. Kesa pray ka ng pray, wala ka namang faith, wala rin mangyayari. Have the mind and thought of Jesus through mental focus, practice, and discipline. That's why meditation is important. It is the most underdeveloped aspect of our spirituality. Meditation changes the mind. Meditation drives the mind and the thought that is produced in the mind. Meditation is our way to connecting to the power of God. Pero gano'ng karami sa atin nag-meditate, nag-iisip, nananahimik before the Lord? No wonder, sobrang konti yung power. Laging idinedescribe ang Panginoon and wake up in the morning, so early in the morning, he would go to a quiet place and be alone with God. He would go up a mountain and pray by himself into the night and be alone with God. Our aloneness with God could be the greatest secret to spiritual power. Yan ang dapat nating i-develop. Our meditation life. Meditative, complete. That you always contemplate. That you have a contemplative lifestyle. Na bago ka magde-decide, nananahimik ka muna. Kahit hindi ka magdasal at magsalita, nananahimik ka lang at madidinig mo ang tinig ng Diyos. Sobra nang nawala sa buhay natin yung pananahimik. Pagbubulay-bulay, pagninilay-nilay, pag-iisip-isip. Lahat na lang ang bilis-bilis, tapos send. Pindot ng pindot. Kung mahahabol mo lang yung nawawalang papaliit na isinend mo, ay, bakit ko ba na-send? Lagi tayong nagmamadali. We've got to give God the space. Hindi yung magpe-pray ka bago matulog, nakahiga ka na, kinabukasan mo na nalamang, ay, nakatulugan ko na palang prayer. Yung iba nga, very skilled. Kahit nakaupo, nakakatulog pa rin eh. Meditate. You will be like tree planted by streams of water. Your fruits come out in season and your leaves do not wither. It is important to be planted by streams of water. And the stream of water is meditation and prayer. To be nourished by God. So that our spirit is strengthened. Dapat matibay ang spirit dahil maraming bagyo ang mundo. Hindi nakakapagtaka. Romans 12:2, let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. What is your storm? What do you think about your storm?
Because what you think about your storm will define your life now. Pag inisip mo may solusyon ito, I will hang on and find it. May panalo dito kasi kakampi ko si Jesus. Then you will win. I will survive this. Then you will survive. Pero pag